But ito na yon, kompleto na yung study natin. And talagang binabastos tayo ng mga drug people. Walang kristal, ipakita mo sa akin ang kapalaran ni Dante kung sakali lang na malulong sa pag-inom ng alak, di alam na papunta sa patibong ang tapak, mapapahama, walang pati inuman na agad ang hapon hanggang gabi, hanggang kapiti ng umaga natulala na, walang maalala para lumaan sa iluwan ang itsura, hininga ang masuka suka sa sahig at away sa bibig na tuyo na puro alak nang ang madalas kasama, bakit nga ba tumali o malakas ang tama, laseng na laseng na rani na po, kaya naman na kailiya. Kapi na lamang gagawin kung di balik sa alak. Ulan sa isang gabi, nakagpuan galing sa inyuman na naglalakad sa ulan. Nakaikit at walang inip, pauwi na nang biglaan. Nalaman na karinig, nabusi na may tos na biglang pabanggana sa kanya, di napansin na sa gitna ng kalsada pala siya. Hindi na nagawang umiwas sa pagkat na malayan lang ni Dante nung huli na ang lahat. Sa isang kalsada sa Bulacan. Narito ang report. Ang mga huling larawan ng 17 taong gulang na grade 11 student na si Kian. Between August 16, 2017, sakuha ng closed circuit television at CCTV camera bandang 8:24 ng gabi. Makikitang binitbit ng dalawang pulis na hindi naka-uniforme ang isang lalaki. Ayon sa mga taga-barangay, si Kian ang lalaki ng tunay ng mga pulis. Ilang segundo lang ang dumipas, isa pang nakasibilyang pulis ang sumunod sa direksyon na pinuntahan ng tatlo na una. Luisa! Luisa! Lumabas ka dyan! Luisa! Oh, ano? Ba't ganyan ka lang? Lam, pakilam! Bakit alam yung amoy mo? Hans, please, pwede pala eh. Ano bang kalapatan mo? Saktan ako, ha? Sabi mo? Ha? Alam mo ba, pinagbabawala kita sa bisyo mo, ha? Kasi may anak tayo! Wala akong pakilam! May pake ako dahil asawa mo ako! Ha? Wala akong pakilam sa akin, ha? Hmm? Wala akong pakilam sa akin. Thank you.
No! Tulungan niyo rito! Ano nangyari? Hey! Nasaan kayo? Tulungan niyo ko rito! Dito ako sa simeteryo! Kamusta ka na, Jowa? Napalibing mo na ba? Oo, boss. Nailigpit ka na. Kamusta ang bentahan sa plaza? Ayos na naman, boss. Isa kapatid ko lang hindi. Kailangan ng tulong mo. Wala kayong problema. Opo nga muna. Pag-usapan natin yan. Kamusta ang transaksyon na siya basa ng balinches? Kapatay ko sa awat anak ko, boss. Ito, sa bata ko, ang balita sa transaksyon sa balinches. Maganda naman ang bigayan sa balinches, boss. Ito lahat ang kinita. 610. Isang mula pa. Maganda yan, mga bata ko. Ayaw mo na magdiwang. Kalimutan ang iyong problema. Dito. Sir, papasyon namin ka sa labas para makalangap ka ng salimong hangin. Rosa, nandito na tayo sa ating destination kasi huwag kang mag-iisip ng mga masamang mga mangyayari sa'yo. Ma'am Rosa, kalimutan ko sabihin ko, ako nga pala si Dr. Brett na mag-therapy sa'yo para gumaling ka na ng matuwasan. Ma'am Rosa, naalala niyo po ba yung kami? Naalala ko pa noon. Hoy, di ba kayo nagtitinda ng droga? Nasabi mo! O bakit? Totoo naman! Hoy! 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 Anyan! Anyan! Kan papalik dito! Wala ka pala eh! Nasa si Elwin, si Raquel, tsaka si Jackson. Ligtas ba sila? Pinatay siya ni Galoy. Lahat ng sangkot sa pagbebenta mo ng droga, pinagpapapatay na niya. Magandang gabi po, General. Pinapagtimbre sa amin na talamak na naman ang abutan sa plaza. Chief, ito pala yung watch list. Puneta, walang maganda sa gabi ko kung ganito ibabalita niyo sa akin. Bakit ganito karami ang talamak sa droga? Hindi nyo ba kayang linisin yan? Sir, marahil may mga protector sila. Pero Chief, wala nang pero-pero. Kailangan na natin kumilos. Yes, sir. Sir. Ano, boss? Basta yung bilayan natin dyan. Nakasabita ako, Brad. Ikaw? Buti po kayo, wala ka sa akin, wala eh. Oh, mga hihina mo naman, dati tinutulaan ako si boss. Oh, okay. Uy! Sabre. Okay pa. Stop. Hindi mo lang kayo. Hindi mo lang kayo. Hindi ko na, pre. Bahala. Oh.
Dito na nga, pre. Ano ba kala dyan, pre? Nakapat. Grabe na yun ang nangyari sa atin. Ang dami ng bigayin ng droga dun. Oo nga, Chip. Kailangan na natin umaks dun. Oo, hula! Hula! Ayun yung mga nasa listahan natin, oh! Tara, hindi natin! Pare, boss. Uy, pare, pare. Dami ito. Tao mo ko!